So itong chapter na to ay magsisimula sa mga CP0 agents na nakastay sa may Fabrio Face. At dito ay inaatake sila ng 50 units ng mga bagong pacifista model na kung tawagin naman ay Mark 3. So itong mga bagong pacifista na to ngayon ay nakasuot sila ng mga sunglasses at iba yung mga uniforms na suot nito. So now, itong mga bagong pacifista na to ay meron din silang technique na ginagamit na kung tawagin ay bubble shield. So nakagamit sila ng bubble shield at itong bubble shield na to, ang itsura nito ay parang slime na shield ganyan. At syempre, ang may gawa niyan ay si Dr. Vegapunk pa rin. So dito, ang sabi nga ng mga CP0 agents na itong mga bagong pacifista na to ay higit na mas malakas kumpara dun sa mga prototype na ginamit ng mga Marines during naman nung sa may Marine Ford War. At ang nagko-control o nagbibigay ng utos sa mga bagong pacifista na to ay itong si Sentomaru naman. So dito ang sabi nga ni Sentomaru sa mga bagong pacifista ay i-assist nila si Dr. Vegapunk kasama na rin itong grupo ng Straw Hat Pirates natin para makatakas dyan nga sa may Egghead Island. At so pagkatapos nito ay talo naman dito yan kay Stacy dahil dumating na nga siya sa lugar kung nasaan itong grupo ng Straw Hat Pirates natin at saka itong ibang mga clones pa ni Dr. Vegapunk. At kasama niya rin dito syempre itong apat na Seraphim pati na rin si Lucci at saka si Kaku. At still ay tulog pa rin itong si Kaku at saka itong si Lucci. At so dito ay nag-decide itong grupo na hanapin na si Dr. Vegapunk nang magkakahiwalay. Pero itong si Luffy at saka si Zoro ay hindi sasama sa kanila, so stay lang itong dalawa. Habang sa kabilang banda naman ay etong si Sanji, sinabi niya na sasama siya kay Stacy. So himala, di niya binanggit si Nami o di naman kaya si Robin. But anyways, ang dagdag pa nga rito, etong si Luffy ay napagod na nga raw dahil sa lahat ng mga laban na ginawa niya at saka sa katatakbo na pinag-aagawa niya. Pero maliban pa dyan, ay nasira na rin kasi etong dome shoes ni Luffy kaya hindi na rin siya makakalipad. So yung pagdating naman dito kay Zoro, mag-i-stay siya kay Luffy kasi pinag-stay talaga siya ng ibang kasama nating Straw Hat Pirates. Hindi na siya sinama sa paghahanap kay Dr. Vegapunk. Kasi nga, ang sabi nila, baka maligaw lang eh. Hindi, baka talagang maliligaw lang eh. Itong si Zoro sa loob ng laboratory niya nila Dr. Vegapunk. So kaya yan, stay tuloy ngayon. Itong si Zoro at saka si Luffy diyan sa may control room. At sila ngayon yung nagbabantay dito kay Lucci at saka kay Kaku. Pero yun nga, tulog pa rin itong dalawa na to. At so pagkatapos niyan ay talo naman dito yan ulit kay Bonnie. Dahil napunta nga siya sa isang parang kung tawagin ay memory world. Pero hindi nakasama itong si Dr. Vegapunk. At so now, sa loob ng memory world na to ay naaninaga ni Bonnie itong anino ng isang kastilyo kasama na itong ibang mga celestial dragons. At pagkatapos nito ay dito biglang nakita ni Bonnie itong batang kuma na ina-abuse ng ibang tao. So hindi ng mga celestial dragons. At itong batang kuma ay parang pinapwersa siya na pabalikin sa isang lugar o dun sa mga tao na alam niya na mamamatay o papatayin ganyan. So yung sa pagdating dito ay hindi sigurado kung ano dyan sa dalawa. Pero ang siguradong nangyayari dito kay Kuma ay ina-abuse siya ng ibang mga tao. But then ay pagkatapos niyan balik ulit dito sa may laboratory na ulit nila Dr. Vegapunk. At so dito naman ay habang hinahanap ni Pythagoras etong si Dr. Vegapunk ay biglang may naramdaman siya, may na-sense siya na something, kaya naman bigla siyang lumingon sa likuran niya. But then after niyan ay bigla na lang may sumabog dito sa may area kung nasaan etong si Pythagoras. At pagkatapos niyan ay dito naman sa may frontier dome ay bumaba na naman yung mga barriers niyan at hindi yan masarado ngayon ng mga clones nito ni Dr. Vegapunk. So itong si Shaka ay tinatry niya na ayusin itong problema kasi nga kapag lumabas sila ngayon dyan, ay mababaril lang sila eh. O kaya aatakihin lang sila ng mga CP0 agents dyan. So meaning, ay parang may traitor dito sa loob ng laboratory nila Dr. Vegapunk. At seemingly, tinutulungan yan itong mga Marines na mahuli itong sila Dr. Vegapunk. Kasi kita naman eh, itong barrio ng Frontier Dome, bumaba na naman tapos parang biglang pinasabog pa itong si Pythagoras. But anyways, ay pagkatapos niyan
ay talo naman dito sa newspaper ship na ni Morgans. So lilipad-lipad na naman nga yan. Pero sa loob ng barko nito ni Morgans ay makikita etong si ViVi nasa loob at kasama niya nga dyan etong si Morgans pati na rin etong si Wapol. So finally ay inireveal na rin kung nasaan etong si ViVi. At ang maganda rito dahil okay naman yung condition o yung status ni ViVi. Hindi siya injured or something ganyan. Pero yung sa pagdating naman dito kay Wapol ay nagtatago rin pala yan sa world government. Kaya niya kasama etong si ViVi at kaya sila nandiyan sa may barko ngayon ni Morgans. At so dito ay sinasabihan ni Wapol etong si ViVi na hinahinaan yung boses kasi nga baka raw mamaya ay may device na inimplant etong world government dito sa loob ng barko ni Morgans at baka matuntun sila ngayon. So talagang worried na worried, talagang takot eh etong si Wapol dyan na makita siya ng world government. At so habang nag-iingay nga dito si ViVi at habang natatakot naman etong si Wapol ay sa kabilang banda etong si Morgan iniisip niya naman kung ano yung magandang headline pagkatapos niyang marinig na etong si Luffy nandiyan dyan sa may Egghead Island. At so pagkatapos niyan ay maya maya pa ay biglang napasigaw na etong si Morgans at ang sabi na nga dyan, eto na eto na yung title o yung headline ng balita. Yonko, Straw Hat Luffy, kinidnap si Dr. Vegapunk at kinuha pati etong Egghead Island. At ngayon, ang gera laban sa mga Marines ay magsisimula na. So matindi, talagang chismis na chismis yung dati nga ng title neto ni Morgans. Pero ang lupit pa rin nang nagawa niyang headline. At eto nga, ang tuloy ngayon ni Morgans na sigurado magugustuhan ng world government etong headline na to, sabi niyang ganyan. At so pagkatapos niyan ay sinabihan na ni Morgans ngayon etong mga staff niya na mangolekta na ng pera dyan sa world government. So matindi, kukolektahan ng pera etong world government. Pero sa kabilang banda naman etong si ViVi ay talagang galit na galit dyan kay Morgans at ang sabi niya nga hinding-hindi gagawin ni Luffy yung mga bagay na pinagsasabi nito ni Morgans. Pero dito ay sumagot lang etong si Morgan at ang sabi na nga dyan, nakahapon lang iiyak-iyak etong si ViVi. Tapos ngayon, sinasabihan siya pagdating dyan sa trabaho niya. So ang tuloy pa dito ngayon ni Morgan, na tanging siya lang yung may kakayanan para ishake o para yanigin etong mundo. At hindi importante kung kasinungalingan o katotohanan yung sasabihan niya. Since, after all, etong newspaper ay isang entertainment, sabi niyang ganyan. So matindi etong prinsipyo ni Morgan. But then ay after niyan, is yan guys. So hanggang dito lang itong chapter natin na to. At ayan, ay katulad po ng dati, kung meron kayong mga malulupit na theories o analysis pagdating dito sa chapter na to, ay pwede nyong i-comment yan dyan sa may comment section natin sa baba at itatry natin na ipalabas dito itong mga theories ninyo. So syempre, pipili lang pala ako dyan. At dun sa mga mapipili, ay ilalagay natin all throughout ng video kung kanino nga nang galing itong theory na to. So yun lang naman at ulit guys ay maraming maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.